unahin mo pamilya mo. Kung ikaw retired uniform personnel ka, unahin mo pamilya mo. Ang sarap na nakapag-retired ka sa serbisyo, ako hindi ko po nakuha yan. Kaya kung nakapag-retired ka sa serbisyo, bakit ka pa mamumuliti ka? Sapat na ang iyong pensyon. Sapat na ang panahon mo para sa iyong pamilya na hindi mo nagawa sa loob po ng napakatagal na panahon. Biruin mo, 56 years old ka. Saka mo lamang nakasama ang pamilya mo ng full time. Tapos, gagawa ka pa ng mga bagay-bagay na wala kang kasiguruhan at illegal. Diba? Kaya sa mga retirado po dyan, mga sir, karamihan din po sa inyo, may mga boss ako before na retirado na ngayon eh. Mag-isip po kayo mga boss. Ano? Hindi po sa lahat ng pagkakataon papanig po sa inyo ang sitwasyon. Yung military adventurism, tapos na po ang era na yan. At igalang po natin ang duly constituted authority, igalang po ninyo ang mandato na ibinigay ng taong bayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano po magkakaroon ng destabilization mismong simbahan minumura ni Digong? Isa pa yan, hindi mo makukuha ang pwesto kapag ka walang tulong ng religious group. Tama po yan. Diba sila Trillanes nga, kuha nila yung medyo mga junior officer. Pero walang naging suporta eh mula sa simbahan. Walang naging suporta sa mga nasa media, kasi ano naman yan eh, after all, meron talagang biases ang mga media, kahit aminin man nila yan o hindi, meron talaga. Walang nakuhang suporta. Anong nangyari kila Trillanes that time? Suku sila, pero pumabor kay Trillanes kasi naging senador siya eventually. Ito, I agree dito. Sa mga mangilan-ngilan na nanonood po sa atin na mga dilaw at pink, ako, naniniwala po ako dito. Kapag pagka Duterte ang pinag-uusapan, nagkakaisa po tayo, dilaw at loyalista, PBBM supporter. Dalawa po kasi ang mga nagmamahal at sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung PBBM supporter na katulad ko, na focus lang talaga kay Pangulong Bongbong Marcos at mga loyalista na nakatindig para po sa lahat ng mga Marcos. Dalawa po yan. O siyempre, may mga dilaw. Tapos yung mga new breed ng, kumbaga, ang dilaw kasi, ito po yung mga old generation. Parang, pasensya na sa mga loyalista, parang ganun kasi talaga, no? Dilaw sila. Tapos yung mga new gen, yung sa kasalukuyang panahon, particular mga kabataan, ito na po yung mga kakampink. Tapos sa parte naman ng mga Marcos, hindi ko sinasabing bata pa ako, pero maraming mga kabataan ngayon, mga PBBM supporter talaga. Not necessarily na sila po ay loyalista. Ano, dalawa po yan, ha? Dilaw at pink, saka supporter ni PBBM, saka loyalista. Magkasama tayo pagdating po sa Duterte, lalong-lalo na sa pagnanais ng mga DD sheets na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos.